Mapalit sa pinaka-dool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyong. Gabaligya kong pruta. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid kaayo i, kauno niya, dayong da sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini o. Sa una, perting dugaya, gid ni maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, ug taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na akong ampo nga, unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Paro normal na gid siya. Minor lang gid ko og tan-on, soft drinks, tapos kaning Garlic Plus usa gid ni sa nakatabang sa ako ah. Dati vitamin C og katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sab ta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naa nay vitamin C. Ug kutob karon mao na gid ni ang akong ginatumal og kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Bao, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Alas 5 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Good morning. Maing buntag mga katinig. Loy Rosario, inyong makauban hangtod alas 7 karong buntaga sa tuang primetime edition ng programang Tinig ng Bayan. Live usab kita sa Facebook sa joyfm.com/joyfm, no? Mga katinig, atong tagsa-tagsaon ning daghang kayong mga panghitabo kagahapon adlaw. Kaya tungod kinahanglan masayra ninyo ang mga impormasyon. Dunay vehicular accident diha sa may makilala, patay katong usa ka mag-uuma humana nag-overtake sa usa ka mixer, natumba na simplang agoy. So sinitabo kay gi-overtake kanya ang mixer, ang iyang sakyan na iyang motorsiklo hasta siya, no, nipailawom sa sakyanan o sa mixer truck. Diri po sa may Kinabawan City, nagsungag ning usa ka Avanza o usa ka ambulansya sa may Quezon Boulevard. Pero mas grabe itong nahitabo dito sa may dapita sa may Dato Muntawal, Maguindanao kagahapon. Nahikurat ang mga residente, human ang upat ka tao nga sakay sa usa ka motorsik, usa ka kotse, ang nawadan o panimuot. Unsa bang hitabo ang anong nawalan man og malay kini nga naasoy nga mga biktima nga samtang nga nagabiyahe gikan sa Midsaya padulong ngadto sa may Kabakan, murag padulong yata sila og Takurong, no, via Kabakan Matalam ang ilang giagyan. Pero pag-abot diya sa may Dato Muntawal, kalit lang silang nangalipong, ah, katong usa sa mga biktima ni sulti nga si Mary Jane Vanessa, no? Ingon niya, wala na ko kabalo unsay naitabo, kalit lang kong nalipong, niya nakatulog. Ang driver maupod. Pero maay na lang kay napay presence of mind ang driver, ni padaplin kinidayon sa dihang nakasinati og dili maayo. Pero unsa bang hitabo, ah, mas maayo itong siren. Kauban na ito karumuntaga ang Chief of Police sa Dato Muntawal, Maguindanao, si Police Lieutenant Norja Sir Sally. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinabawan. Magandang umaga po, Loy Rosario, at lahat ng mga taga-tinig. Opo. Sir, ibig lamang ho namin alamin, una, ano ho yung report na tinanggap ho ninyo kaugnay rito, no? Kasi ang sabi po, nagulat na yung mga residente. Bakit kanina pa yung mga tao dyan sa loob, hindi naman lumalabas at parang patay na. Kaya in-report agad sa inyo. Ano ho talaga yung nangyari po kahapon? So actually, we are conducting mobile patrol along the barangay Tunggol to Tungguan. So we noticed na mayroong sasakyan na nakabalandra sa ato natin sa kalsada. Oho. So
nung nabansin natin yung mga nakasakay, binaba natin. Tapos, nagbubulay yung bibig at saka wala ng mga malay. Mm-hmm. So, immediately, tumawag tayo sa local government unit ng Gatumuntawal at para mabigyan tayo ng assistance. So, dumating naman yung municipal disasters unit nila at na pag-desisyon na natin na yung driver ay una na lang doon sa kanila. Oho. Tapos, yung sasakyan, pinadrive ko na lang sa mga tauhan ko para mabilis na mabigyan ng first aid yung mga biktima. Mm-hmm. Sir, ano po, sa unang tingin ho ninyo, nakita niyo bumubula yung bibig. Ano to, yung kasi ang pagkakasalaysay sa akin ni Colonel Tayong kahapon na nadaanan niya hindi na siya bumaba. Pero sabi niya, ano, parang patay na yata yun. So ibig sabihin, wala na silang malay nang ibinaba ninyo sa, ano po, sa yes, kanilang sasakyan? Wala na po silang, wala na po malay. Oo. So, mga ano po, sa estimate ninyo, gano'n na sila katagal doon po sa area? Siguro, malamang nasa mga 15 minutes lang. Nung nadaanan pa namin yun Nag-mobile kami, nadaanan namin. Yung lugar na yun, wala pa doon yung sasakyan. Okay. So, pagbalik namin, ngayon na, nakakuha na may mga tao na. Mm-hmm. At hindi makalapit kasi natatakot din baka may mga kung anong may bag. So, baka may bomba or something. May mga, so, kami yung lumapit para ma-verify yung mga nasa tao sa loob. So, nung napansin natin na bumubula yung ibig, ibig sabihin, merong nangyari sa loob na hindi maganda. Kaya, yun, ginala natin kagad sa hospital. Mm-mm. Sir, pag ano po, nakalock yung pinto o bukas nung binuksan ninyo po siya, naka-unlock po siya? Bukas naman po yung pintuan. So, okay. Yun. Pero sarado yung mga bintana po. Sarado yung mga bintana nito. Sarado yung mga bintana. Oo. So, nung nakausap natin yung initial assessment ng doktor, sabi ko, "Dok, ano po bang dahilan ng pagsusuka nila?" Oo. So, sabi niya, namang sabi niya, food poison ito, baka may nakain sila sa kanila. Ah, okay. Kung saan man sila nanggaling. Oo. Pero nung in-assess natin mabuti yung sasakyan, tinatingnan natin na pag-alaman natin na pumutok pala yung prion ng aircon. Okay. So, ayun, kahit ako, tinakyan ko yung kotse papunta ng galing ng Albutra Hospital, papunta dito sa espasyon. Opo. Naamoy ko talaga yung ibang amoy talaga ng sasakyan. So, may hilo ka talaga. So, posibleng yung carbon monoxide poisoning ang nangyari? Yes. Yun po talaga. Yun po yung, para sa akin po, yun po yung dahilan talaga ng kanila. Kasi, tinanong natin yung mga kwan, yung biktima. At tuloy yung mga biktima, naka-uwi na namin tayo, dumaan dito sa stasyon sa gabi. Opo. Naka-recover naman sila. Okay. Pero medyo mahina pa. Pero nakausap po yung mga kanila. Sabi ko, ano ba talaga ang nangyari? Sabi niya. Pero sabi ko, sabi niya, meron ba kayo nakain? Sabi ko. Uh-huh. Sabi niya, sir, wala naman po kami ng kwan. Pero yun lang po napansin namin. Iba na po yung naamoy namin. Kaya yun. Oo. Gano daw kabilis, sir? Gano kabilis yung pangyayari? Mula nang maamoy nila yung kakaibang amoy, mga ilang minuto pa bago sila nakaramdam ng pagkahilo? Hindi po natin na natanong yan. Pero bigla na lang po nila na kwan. Naamoy siguro yung usok dahil sa... Uh-huh. Ay, siyempre, naka-aircon sila ngayon. Oo. Kasi napapansin nila, nahihilo na sila. Mm-mm. Hanggang sa nagsusuka na at nawalan sila ng malay. Okay, kasi matatandaan ko, may pangyayari noon sa Sultan Kudarat Maguindanao, no, yung negosyante na nasa loob ng sasakyan. Pero sarado yung bodega kung saan sila naroon. Pagkatapos na-discovery na patay na sila, yun din na ang pangyayari. Posibleng yung carbon monoxide poisoning. Pero kasi itong kaso nila, open air So, may possibility nung pumutok yung freon, diretso agad pumasok ito doon sa dumaan sa aircon. Din nalanghap yung mga biktima. Parang ganun. Nalanghap talaga nila. First time lang ako sa tinagal-tagal ko na po sa media, no? Nasa almost 30 years na ako sa media. Pero first time ako nakarinig ng ganitong klaseng balita na pwede pala mangyari yung ganitong kaso. Oo, yun nga. Ako nga rin eh. Oo. Yung ko lang na-encounter yung mga ganun na situation. Oo. So, mahirap pala, delikado pala. Alam na pagka
mabuti na lang po walang bata. Oo. Doon sa loob ng sasakyan. So ibig sabihin nito, at saka nagkaroon po tayo ng agarang aksyon. Opo. Kung siguro kung hindi natin natin yun, malamang mga oh, ilang minuto pa, baka pa. Kung tumagal pa, na. No? Opo, kung tumagal pa, baka mamatay na ang mga ito kasi kasi hindi na maganda yung oxygen na nasa loob at kinakapos na siguro sila. At saka wala na silang malay. Wala nang malay. Wala nang hihingi ng tulong. So, pasalamat din talaga tayo sa residente dito sa bayan ng Muntawal. Oo. At nag-consul, nagko-cooperate at nibigay agad sa atin ng mga informasyon pagdating sa mga ganyan. Opo, kasi ano no, kung ito yung malaking leksyon, lalo na sa mga owner ng mga sasakyan na kapag mayroon nang naamoy na iba, huwag itong baliwalain, di ba? Kasi posible mangyari. Importante talaga yan. Oo. Kung iba na yung naamoy nila, dapat binuksan agad yung bintana. Siguro, inignore lang nung driver o nung mga kasama nila, ay normal lang naamoy yan. Baka may umutok lang. Para sa atin siguro, Loy, pag may ibang maamoy sa sasakyan mo, lalo na bumabiyahe kayo, tapos may mga batang, iba yung maamoy mo. So kailangan siguro mag-stop over ka muna and then lumabas sa sasakyan, i-check yung sasakyan para correct po. Malaman natin kung ano yung problema ng sasakyan at na mabigyan kagad ng solusyon. Kasi kung driver ka, ikaw yung may-ari ng sasakyan, madali mo madali mo nga ma-recognize kung anong klaseng amoy yun. O pag may naamoy ka na iba, tingin agad sa kasama, ano to, may pagkain ba na ganitong klaseng amoy? O baka may umutot? O di po ba? Kasi ganun ho yun Lalo na pag mabaho talaga, iba talaga yung amoy. Mamaamoy mo talaga yan. Lalo kung ikaw yung driver. Correct po, kasi hindi naman siguro ganun kadali ano, na bigla na lang nung naamoy nila, nahilo na kaagad. Siguro ako, sa estimate ko, nasa mga 3 to 5 minutes pa yan eh. Di ba? Na ganung klaseng amoy. O, tsaka pag driver ka talaga, opo, baka itong, kasi nagda-drive yata yung mister nung nasa harap, no? Na babae. Opo, yun. Siya yung nagda-drive, yung mister nung babae sa harapan. Oo. Baka hindi rin siguro talaga siya driver na ano, o baka bago lang siguro na natuto mag-drive kasi kung matagal ka lang nagda-drive, malalaman mo talaga kung anong meron sa iyong sasakyan. Sir, yung mga tropa natin, nung dumating na talaga kami kasi wala talaga may magatid na buksan or ma-identify yung tao, nung naamoy nung isa sa mga tropa natin, sir, iba yung amoy nung sasakyan, sir, baka may lason sa loob. Sabi ko, ikon kayo, mag-face mas mabuti at saka i-check yung sasakyan, baka may mga wiring siya na akuan. So, siyempre, nag-aalangan yung tropa, baka may mga, hindi natin masabi, no? So, yun, nung makita ko yung kwan, isa sa mga kwan ko rin, inisip ko baka meron silang nakain na, kasi meron kakanin yun sa loob. Kakanin, sabi ko, baka na food poison to. Meron silang nakain. So, isa yung sa mga assessment natin. Pero, consider ko talaga rin yung amoy ng sasakyan kasi ba talaga yung amoy nung nalangap ko nga, sumakit yung mata ko. Nalangap ko, sumakit yung mata ko. Sabi ko, alah, bakit sumakit yung mata ko? Ibig sabihin, malakas talaga yung kuha ng amoy. Hindi ka ba nagdalawang isip, sir, na ano ito? Kasi may pagkakataon, pagka ganun na yung amoy na naamoy mo, baka may possibility na baka sasabog, di ba? May mga ganun po yun. Opo, yun isa rin sa mga kino-consider natin. So, kaya nung nalaman natin, medyo pinapalayo natin yung mga tao kasi mahirap na. Kasi may mga instances na ganyan. So, immediately, na-assess naman natin na wala namang kuan, wala namang mga wiring o kahit anong mga indicates na mayroong laso o bomba sa loob. So, I decided na sinabihan ko ang tropa natin. Sabi ko, in-drive muna lang kasi kung kargahin natin ito, matagal. Kasi mabibigat yung kuan. So, inuna namin yung driver at saka yung isang lalaki doon sa likod. Sinakay natin sa MDRMO. Ayun, nasa, sabi ko, i-driver mo na lang. Pasama na isang tropa. Sabi ko, i-open mo lang yung phone. Huwag kang mag-earphone. So yun, agad-agad naman natin nadala sa hospital. Mga gano'ng katagal, sir, bago nagbalik yung kanila malay tao? Yung nauna talaga na kamalay, yung nasa front seat na babae, yung talaga yung asawa, yung siya yung natanong namin kung taga saan, ano nangyari. At nalaman natin kung yung cellphone number ng kamag-anak, immediately tinawagan natin kamag-anak para mabigyan sila ng assistant. Ito yung si yung Vanessa pastor, Vanessa Iskander po, no? Tama po ba yun? Yes. Opo, Lord. Si Vanessa Iskander, 39 years old, na taga ano pala ito? Taga Anunang Midsayap.
Opo, taga Misaya Pinsa. So, yun, kagabi po, dumaan sila dito at nagpasalamat sa station natin. And then, tinurover na rin natin yung sasakyan nila. So, sabi ko ba, wala bang nawala sa mga gamit ninyo? Pero wala po, sir. So, yun, nagpasalamat sila sa sabi ko. Sabi ko, sa sunod, pag mga ganyan, sa buhok kayo, kayo, mayroon kayong ginamay na maganda. So, saka importante na meron kayong hotline. Correct. Na mga munisipyo na daraanan niyo. Maswerte pa rin po. Emergency. Opo. Maswerte pa rin po talaga sila dahil nagkataon na dumaan kayo. Kayo yung first responder dito. Kasi kung hindi, wala may maglakas loob doon na bubuksan sila o tutulungan sila. Di ba? Lalo na ganun may naamoy na ibang amoy. Siyempre, natatakot din yung mga tao. Wala naman silang pagka ganun nakahinto yung sasakyan. Tapos mayroong iprive. Kahit na sino naman, lalo na pag civilian yung kung ano yung matatakot talaga. Opo. So yun, mabuti na lang nagapa natin kagad. Congratulations sir for the job well done, no? At mabuti po maagap yung pag-responde kasi sa mga ganitong klaseng sitwasyon minuto lang yan eh, no? Lalo na at bumubula na so hindi na nakahinga na wala na ng malay. Parang matagal yata naka-recover po yung driver, di po ba? Opo, matagal medyo matagal yung driver kasi talaga kahit nandoon sa hospital nagsusuka pa rin siya. Hindi mo makausap talaga. Sir, anyway, maraming salamat po, ano, congratulations po ulit sa inyong maagap na pagresponde sa at pagkakasave, ano, dito sa apat na mga sakay ng naturang Vios, Toyota Vios na kotse. Thank you so much po at magandang umaga, sir. Maraming salamat po. Thank you so much po. Opo. Mga katinig, inyong nabati, no, ang ato ang Chief of Police sa Dato Muntawal, Maguindanao, si Lieutenant Norjaser Sali, no? Congratulations for the job well done. At least, no, na-save nila ng upat nga kinabuhi. Nga kung diin, wala sila nagduha-duha nga tabangan, bisan pa nga nakita nila nga posibleng may danger, no, kay tungod doon ay dili maayong natimahuan. O, kasi kung una makita nimo doon na kay natimahuan, may possibility magduda ka, basi mo buto ni, no? O unsa na nga pwede kang madamay. So at least natabangan sila og nakauli na sa ilang panimalay kini nga naasoy nga mga biktima. So pwede din may tabuing ana, no? Sa mga naikutse, no, na mo nang dapat yun always aware presence of mind ng mga driver nga kung doon na kay namatikdan nga dili maayong nasimutan o dapat always sa mga utana check, no, unsabay nganong ingana ang baho. Oo, doon na ba'y nangutot? Doon na ba'y naka... Oo, so mabalaman nimo, di ba? Kung unsa, ma-identify din nimo eh. Kung driver yug ka, mabalaan nimo kung unsang klaseng baho. Either kasi kanang brake fluid o kanang, unsa tawag diha, kanang sa clutch lining, napunay laing baho, no? Ma-identify dayon nimo. So kung no doon na kay matimhon, automatic dayon abli bintana kay para magawas katong dili maayong baho nga magaresulta sa pagka suffocate. So maybe siguro basin muna dapat yun always nasa kondisyon ng driver bago mag-drive iyang sakyanan o dili iyang sakyanan o bago mag-drive, no, kay para doon ay presence of mind always. So anyway, congratulations ulit for the job well done sa tuwang tropa diha sa Dato Muntawala PNP. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:22 na mga katinig ang atong oras. Samtang sa Pikas Bahay ni importanteng atong pakusgon ang atuang pang-depensa. Dugang pa mga balita mong ihatod ha o niya tatood mga katinig kinahang lang yun parte sa atong kinabuhi matag-adlaw ang pag-tumar sa food supplement Yaki Herbal Capsule makatabang kanato. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, yung gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inyong 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, inigatip ang resulta. Resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa iyo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government to government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiaho ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan. Mga katinig, padayon kita na itong programa nga Tinig ng Bayan. Samtang nga sa pika sa bahay na itong mga hisgutanan na karong buntaga, doon ay plano karon nga sumala pa, mag-rally na po ng itong mga kaigsuunang mga miyembro sa Madadma Kalabot kini sa ilahang demand nga itaas ang royalty share, no, nga ginabayaran nga ito kanila. Kahinumduman kay kining naasoy nga grupo nag-rally usab diha sa may EDC Energy Development Corporation kay tungod dunay disgusto sa ilahang organisasyon, no? Pero ni intervene ni ini ang ato ang opisina ni Director Ras, no? Og karon nagaplano na pud sila nga mobalik na pud sa dalan, no? Pero mas maayo nga atong klaruhon unsa bagay hinungdan, unsa bagay problema diha. Ato makahinabi karong buntaga si Madadma Balabag Chairman og Barangay Chairman Eduardo Umpan, no? Kalabot ni ini. Kap, maayo nga buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Ah, may buntag po sir sa tanan nga namin na labi na sa mga sir. Opo. Unsay rason kap nga sumala pa, mobalik daw kiningato ang mga miyembro diha sa Madadma sa dalan para mag-rally na pod ug gusto nila nga itaas daw ang katong ilahang share sa royalty share sa nga ginapangayo sa unsa man sa provincial government o diha sa EDC mismo. Sa EDC mismo siguro na ilang ginagusto nga mangayo sila katong ingres. Oo. Kay mura man gudog nakahatag yung problema na ro ng katong wala pagtuman sa EDC sa memorandum agreement between sa Madadma ug sa kaning sa ilaha sa EDC. Oo. Kay sa among gihimo nga MOA atong dito sa Manila sa National Insight sa mga commissioners, ang EDC adu na giobligasyon nga mohatag og ang matag tuiga na 8 to 9 million. Oo. Para sa Madadma tulo ka area magbahinay ang to kay tulo man ka area ng Madadma, Madadma Balabag ang ako nag chairman. Mm-hmm. Madadma Ilumabi si Damaso Bayawan o Madadma Kawayan, si Camilo Bayawan po ang nag-manage. Mm-hmm. Pero magpet-person siya. Pero sa naitabo,
Mayo lang sa sugod ang IDC, nakahatag sila o katong ituman sila sa MOA. Aha. Kay murag eksakto pa to, nakahatag sila og 5 million sa isa ka hatagan. Kay kada kwa man ang gatag ng IDC sa MOA every June sa kwan, kaduha sa isa ka tuig. Gito nga. December. Mm-hmm. O katunga. Karon napod sa MOA nga ang gingon na dapat na inflation rate kada tuig dapat sila mag-increase sa kuan itong hatagunon lang nga royalty. Mm-hmm. Pero ang itabo nagbaba man noon, kausa ra man naghatag sila katong eksakto. Paghatag nila karon straight na tag 3 million na lang. O nang dako kay epekto sa katong mga claimant, kay dako kayo ang katong mga budget sa kanang sa community royalty development plan. Mm-hmm. Kay nag-expect mo nga kanang eksakto ang hatag sa IDC. Mm-hmm. Pero sige man sila og baba, sige baba, imbes mo inflation, murag sila fluctuate noon. Mo na nga nakahatag og dakong problema sa Ilumabis o sa Balabag, kay sila tong kami manggutunay dag akuan na population community sa IP community. Oo. Kanang kano sa ano niyo napansin na Cap nga nagsugod na og pagbaba ang paghatag sa ilang share. Unsa nga tuiga? Kay ma-remember nako, di ba last year gyapon naghimo og picket rally diha sa IDC Dapita? Oh, ang kanapong garali-rally diha. Gi-prangka naman na sila. Oo. Kay gusto mong sila katong separate management. Ah, okay. Ay ang kanang separate management bawal gyud na sa kuanon ta, wala na sa NCIP guidelines na nag-ingon sa section 59 sa guidelines nga ang authorized lang nga mo manage sa royalty share kato lang mga duly recognized nga rehistrado sa NCIP office. Mm-hmm. Ang mga tao sila dili sila rehistrado, ang rehistrado ang Madadma Balabag, Madadma Ilumabis o Madadma Kawayan lang kato mo na yung mga legitimate claimant. Oo. Sino na itong dapat mag-manage? Pero ang problema, kay kanayang kuhang nasiak-siak ba? Oo. Na ay gusto nag-organize sila o katong ilahang kogalingon na ngayon din lag 20%. Pero sa tinood ka na, bisag bawal, gibayulit sa Madadma Council of Builders sa Ilumabis ang katong national guidelines. Oo. Na bawal siak-siak o bawal ang separate management. Kaya makahatag yung nagkagubot. Nakahatag yapon ng Ilumabis sila 15%. Hatagan na lag 600,000. Kato pelmero nga kuan, pag hinatagay. Mm-hmm. Pero di sila kontento kay gusto pa sila nga dagdagan. Himuon nga 20% ila ha. Unya, kanang 20% ila ha. Dito pa sa as a whole. Mm-hmm. Hindi na pwede balikan ng dili na nimo pwede na usbo ng MOA kay within 25 years na pirmahan na namo. Oo. 25 years ang iyang kuan. Pwede ka mag-renew. Oo. Uh-huh. Kanang ilang demand nga kanang mag-increase. Ngayog royalty increase. Kay ako sa una, wadigid ko kuan na, digid ko sold out anang 1 centavo lang. Kay wala yun na sa Republic at 8371. Mm-hmm. Ang kanang sharing, gikan na sa mining act, dili man mining act ang geothermal. Oo. Pero wala ko'y mahimo kasi sila ang taga Ilumabis, sabi na Ilumabis, dili na kahulat. Kay may na lang daw nga, may na daw ng gamay, kung tas wala kayo maklaim, nadugay pa daw kayo ng ako ang claim diya. Oo. 30%. Kay mo may gingon sa Republic Act 8371, Section 7, Paragraph B, na any utilization of the natural resource says within unsettled domain claim there shall be a sharing of profit and benefit. Oo. Nagay pa nagbrin sa kita ginansya sa ito papariyara na sa titulo nga ordinary nga titulo. Oo. Mas bugak pa ng sakati kay komunal siya tanan community tagiya munan ngay kung 30%. Pero kay ang uban di naman kahulat eh gusto naman o katawang sintabo okay na daw. Mm-hmm. So unsay may tabo ni Cap kay
nagkasiak-siak naman ka ang grupo karon. Doon na ba'y plano usab ang madadma nga i-organize ni sila ulit or on sabay pwedeng humuhaton sa ilaha kay para magkasinabot? Katong nag-meeting mo dito sa Sudapen, Kopi, nagyan siya na ang taga-NCIP, nagpatawag mo na ilatanan, hasta naapod si Governor Nance. Bisag si Gobato, ni Kwan Diod, nag-advise na nga, i-implementa unsa man ang nasa NCIP National Guidelines. Usara ka kante, isa ka CRDP, Community Royalty Development Plan, o usa ka HDPP, Ancestral Domain Sustainable and Protection Plan. O isa ra ka management. Kay bisag ako ito, napon na agree sa ko nga problema po, nga musia, gusto mo siya, musiparit. Nga, akong gang na, ang problema diya, kay kanayang gusto magsiparit, mangita ragi o kagubot, ilang daoton mga council of elders, ilang isyuan niya, corrupt daw, bisa kung saan ay pang-isyo pang daot. Oo. Pero sa ito sa nila, estratiya to nila, kay para gusto nila nga ilogo ng mga management. Ninako sa ila, ako, 1994 pa ko, ako 1994 pa nagbarangay official, hantog karon mag 25 years, mas ako, 23 years na ako sa pagdumalaw, ako'y pildi-pildi sa kong barangay. Pero wala may samok, nadagang kay tribo. Naay Muslim, naay Maranao, naay Hilonggo, naay Tagalog, naay Cebuano, naay Manobo, naay Bilaan, klase-klase nga tribo. Pero sukat-sukat doon may nagsamok sa kong barangay. Peaceful man ang pagpadagan. Wala may ingon niya pang pangdaot, banatang kagdaot, isyuan kagdilima, nga na, nakurap ka. Wala may nga na. Kaya isa raman ka management, barangay council lang. Mura dito po nasipyat ang katong council of elder nga uban. Labi na sa lumabis kay gitugutan nila ng siak-siak og separate management, dapat wala unta nagitugote. Kay violation na sa section 5 sa NCIP guidelines nga isa ra ka management dili nang daghanon, kay kung daghanon aperteng gubota gyud na kay diha sa lumabis 43 ka clan kung magseparate na sila karon. Wala tayo mo diay. Mga good. Pero, sa inyong side, sa madadma, kinatibukang madadma, ang inyohang naobserbahan nga niubos good ang ginahatang royalty share sa EDC sa inyo ha? Ubos yun na. Kaya gina-record man namo na kung gina-liquidate mo na o gina-record yun namo na kadadawat namo every June o December. Okay. Na nasa record sa mo ha. Yung isa pa di ha, dagdag violation nila sa EDC, ang wala nila pagtuman, ako sa una, ako mangyay number one, opposition na ng kanang once in table lang. Kaya wala mangyay na sa Republic Act 8371 sa Mining Act, mangyay na siya nga balaod. Ang ingon sa Commissioner Simbang, dito may sauna sa Manila, or dito nag-abot kami dito sa Pagadian. Ingon sila, sugot na lang. Dato, pag sugot na lang, kay naapa sila ipakapya ka nang ihatag sa inyo katong ilang CSR, community, ilang community, sa social responsibility, corporate social responsibility. Na 18 million kada tuig, 18 million 200,000. Dako na kayo na sa one centavo. Na inyo nga manggiapon na. Kinanlagay na siya dito sa Drisa Mungmua, naka-appear yung Drisa Mungmua nga ang katong 18 million para gito sa madadma. Pero wala gito na na-implementa. Wala lagi hatag. Kaya naghimo-himo ra sila gila nga programa para sa 18 million pero sa gingon sa MOA, kinanglan, naagyod siya makita dito, ma-define gyud siya dito sa amo ang Community Royalty Development Plan. Pareha sa ako karon sa Malabag. Kaya ang impresyon na siyang iklimo na ko 6 million kada tuig. Ang impresyon katura bang ako ang para yes, assessor na ko. Para to sa housing nako sa relocation ng antok karon wa pag ay nag-agwanta gyud mi dire ang mga evacuees nako loy kayo kay gawagwanta sa kaning trapal-trapal lang nga sila lupad si kagise kada ulan. Mababi nako, okay na sila katong nang mga nego sa linog, di ba? Nagihawa, wala nang ipabalik dito sa high risk area.
Oh, mana na sa kwento kay gideklara man to sa ite government nga no build sima. Oh. Pero napugo sila og balik dito sa kwan kay unsa may lang makaon sa evacuation. Nga wala pa gay housing nga hinaytabo bisag usab bisag isa ra kaligi sa poste sa NHA unta. Wala gyud. Abi na ko okay na na kay nagkuha na nag groundbreaking na ang NHA. Wa pa gid ay. Wala na sa groundbreaking pa igo ra man nag groundbreaking ana kwan ko andre wala pa man na sugdi gyud kay masulod na po datong ilang kwan dire. Oh. Urag masaysin ta lang ka balay nya naabot na may 240 ning evacuation ray kay nang minyo na imbes 196 lang oh. Sa kadugay na wala gyud mabutang ig housing. Oh. Naabot nag 240 kay nang minyo naman. Pastilan. Nagkadaghan na noon. Akong tanaghangyog ko sa IDC nga ihatag nila itong amuang si, katong sa corporate social responsibility nila nga 18,200,000 kaya na ako eh, 6 million na to para sa balabag. Oo. Motor kung gamiton ta inahinay kada tuig para sa housing. Oo. Kap, balikan ako kap ha. Ang katong inyohang sigon sa MOA nga 18,200,000 plus ginahatag ni sa IDC isip ilang share every year ni no? Og kanus a kanus a nagsugod ning dili na sila naghatag og eksakto wala gyud na sila katag nang sukad-sukad pagsugod pa lang wala gyud na sila katag sa ilang si Sir Samoa ang hatag lang katura regular ng royalty sir nga dili pa gyud sa kwan wala pa gyud na eksakto so tama. Kay ang kining grupo sa Ilumabis mao na sila nagabala karon nga mag rally no balik sa kadalanan lahi po niyang ilang intensyon pod kiniilahang intensyon mao pod ang pagpangayo og 20% sa madadma. Oh, kana po lang intensyon pod. Pero okay, wala na may pakialaman na kay nahuman ang madadma ba, ang madadma. Oo. Naghatag na sila uyunan na sila. Nga katosoon na nag-rally sila, napang madad magkuhan sila, muraga depensa sila. Pero karon, kung himuon nila na, problema na nasa IDC diha, nga mupailo kung sa may mga damages diha karon, kung madelay na ilang trabaho, ay delay man na basta-basta per hour na, million siguro. Correct, oo. Ay, ilana na nga surbaron. Kaya kami po sa madad, managisa na mo nga, nang load na may sa ila, kaya wala na mga respeto, manggunang usahin ng mga gusto magsiyak-siyak. Wala respeto sa council of elders. Bitaw. Nya accountability man na muna ang katang kwan. Kadi man na sila mga ang kanang sa taga Sibinawan nga claim nga sila ang katong mga land owner kunuhay. Oo. Dili na siya tinuod kay nisulod na sila diya sa Sibinawan katong pag-export na sa Pinoso 1986. Oo. Exploration. Ang claim book sa madadma nangamatay na nagsaysay na tag sobragato sa edad mga katigulangan. Oo. Mo na itinuod nga kwan facts and evidences. Pero kanang mga uban diha maghimoy mo na lang katong ilang genealogy history wala na magsubay sa kwan. Mo violation na dili na katuwan kay mga wala pa sila na tao. Bisag ako pag una tao. Oo. Na history ang mga katigulangan. Itag sobra gato, so na nangamatay, nakabili no kato istoro, kinsa gyud mga legitimate claimant sa Montapo. Oho. Kap, anyway, salamat kay Kap no, sa imong gihatag nga higayon, at least naklaro nato kining mong hisgutanan, ang inyohang side sa madadma, wala mo tuman ang EDC dito sa ilang obligasyon, ilawam sa MOA, o niya kining grupo sa Ilumabis nga maghimo karon o kining mga rally, lain isa nga grupo. Dili nigikan sa madadma. Salamat kay Kap no sa imuhang panahon og mga impormasyon nga gihatag diri sa Joy FM. May buntag. Okay, maayong salamat po sir. May buntag po. Apo, may buntag. Apo. Ang kanang gaplano na regali diha, wala may pagtugot ng mga council builder sa madadma. Ay gusto na mo kanang peaceful nga kwan. Settlement. Mga moves, dili nang kaya total na naman ay mo ang pag-implementa lang katong dapat itumanon sa kwan unsay nakabutang sa MOA dili nang sige nilang bawasan no nya hantod dili pa gyud implementa ang uban.
Alang siguro may buntag sa mga naminaw. May buntag, sir. Oh. Okay. Ito pong paminawan niya taon-taon, no? So, try na ito. Nag-commit mo po ng EDC ng mga gahatag o statement kalabot ni ini. Ito po na paminawan niya ang EDC. Si Madadma Balabag Chairman Eduardo Umpan, ang inyuhang nabati mga katinig, at least na klaro na ito kini, kining nagbalak karon nga maghimo og rally diya sa may Ilumabis, dili ni sila ilahang miyembro, no? Kung dili nagkasiyak-siyak ng mga miyembro kini usab sa madad mga kung diin na nangayo og laing share. Giresolve na nini, naresolve na pero balik na po sa problema. Alas 6:44 mga katinig ang atong oras, mubalik atong programa mula ba ang pipila ka mga pahinumdom. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makitaan sa Joverlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Mga kayo pa nas ganado sa produktong sigurado, MM Face Free New Muabags Pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibig, baka o kapayo, kanunay pakan-a o MM Face Free New. Paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:48 na ang atong oras. Padayon kita ni atong programa. O karon atong paminaw, no? Ang sa side pod sa Energy Development Corporation atong makauban, si Ma'am Mayrisa Lipitin na Tabaw, ang head sa EDC Corporate Social Responsibility Team. Ma'am, may nga buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Maayong buntag, Mr. Rosario, o sa Corporate Canada. Opo. Doon ay grupo sa atuang mga kaigsunan ang nagplano nga magpahigayon og rally na usab diha dapita sa may Ilumabis og sumala pa. Doon na sila'y claim nga itaas ang royalty share nga ilang makuha. Unsay mga impormasyon na nakaabot sa inyo, Ma'am Kalabot, ini unsa po ilakang inyong ginahimo kay basin makaapekto usab kini sa inyong operasyon? Ang balita na tungod sa barikada na nakaabot sa amo. So
the news has been verified and there's a plan na hindi mo na taga-settle at one man go to the station. Ma'am, hello ma'am. Ma'am, kadyot ma'am, pwede mag-redial ko ma'am kay medyo chapi-chapi kami ang ato ang signal, no? Okay na ba? Actually, na feedback ko sa house. Medyo disturbing sa feedback. Oo, hinay ang signal, no? Yes. Sige lang. Mag-try kong redial ma'am ha kay base ito ma-resolve para mas masabda na ito maayo yung muhang istorya po. Okay. Sige. Sige kadali ma'am. Salamat kayo daan. Okay. Mas mayong ato ang makuha ang maayong signal, no? Kay Lisod Manggod, kung dili maayo ang signal, dili masayang ang atong oras ng sabda ng istorya. Ang importante ra ba kayo, ma'am? Good morning. Aya ka na mamay na. Nindot na ang kwan. Sige, ma'am. So, unsa tong impormasyon na dawat ninyo, ma'am? Ang sumala man gud sa impormasyon na kaabot sa mua, gusto sa grupo nga maghimo og barikada diha dapita sa Mailumabis nga itaas tong share nga ilang ginapangayo, royalty share. Unsa pon mga impormasyon na kaabot po sa inyo, ha, ma'am? Mauna ang hello, murag na feedback. Apin pa, tapa. Okay. Aka na ma'am, sorry. Kana siya. Okay na. Okay, sige. I am confirming the news na nakabot sa amo ang dito sa message of barikada ang Batangan Land Owners Association. Uh-huh. And this related to their demand for 20% royalty share. No? Share sa royalty na gihatag sa ETC ngadto kay madatma ang organization sa Obo Manegro niya sa ating area. Balikan nato gamay, kaming 701 Landowners Association, actually, may share gid sila sa royalty, no? Because naaman sila ginagapuyo, they're also a member of the tribe. Pero kaming royalty share nila, naana ni siya nakasulat sa ilang gitawag o community royalty development plan. Naana siya yung plan, no? Unsaon nila pagbahin-bahin sa ilang royalty shares. The 701 landowners, originally, diri nakasulat sa ilang share na 5% sa royalty, no? Tumadad mang ilang madawat. But they have been asking for 20% of the share. In fact, this is not the first time they have done the barricade. Mm. If you remember, early this year, sa March, nagbarikada po sila with the same request, with the same sentiment. And as a result of that, giinkrisan ang ilang royalty share to 15%. Mm. So, and there was an agreement, written agreement on that fact na magdawat sila 15%. We should understand no nga kaning royalty share daghan pud ang bahin ani and it's on a per clan basis. So ang sa ilang CRDP nakasulat diri nga equitable ang sharing. It kung sila ang inyong clan diha, each clan murag naa sila equivalent share. Mm-hmm. And if you have a certain number of members, clan members diha sa inyong grupo, naa mo equivalent share ana. Mm-hmm. So equitable ang sharing sa ilang royalty. But they have demanded for 15%. Syempre, if you take out 15%, ma medyo naapoy effect dito sa sharing sa ubay. So that yes, ma'am. Mm-mm. Hello, ma'am. Nawala imong signal, ma'am. Apo, medyo nawala gamay. Okay tong gano, nawala gamay. Kana, sige po. Okay, sir. So I was saying, sir, na karon they are receiving 15% and this agreement has been written down na ano siya kasulatan na gipirmahan sa tanan, madatma and the landowners, ug noon ni sila unta ilang dawaton. Pero now they are asking for 20%, which is lisod na gyud pud mahatag. Well, that's madatma for to decide, no? But then again, ang masulti lang nako, if we take away 20%, then this will also have an effect dito sa uban na magdawat po sa royalties. Mm. Apo, kining ilang ginapangayong share dito sa madadma ni ma'am, no? Lahi po ni katong naa sa 25 years nga MOA between madadma og ADC. Mauno siya, sir. This is part of the agreement na naa sa MOA na magdawat sa royalty.
na equivalent to 1 centavo per kilowatt hour of the gross sales of EDC sa power generation. Pero sa side sa Madadma, ang sultipod nila once lang nakatuman dito sa MOA nga gipirmahan kung nga diin dapat nagahatag og 18,200,000 ba yearly ang EDC sa Madadma. That's a different thing, sir. Hindi na siya part of the royalty. Okay. There is an agreement as part of the MOA na ay agreement po na there will be an allocation of 18.2 pesos of CSR programs that shall be implemented in close coordination with Madadma. Dili ni siya kwarta nga ihatag sa Madadma, kundili CSR program ni siya sa EDC. Now we will allocate this amount in form of programs na i-implement namo in close coordination. Mm-hmm. So dili siya ihatag nila, kundili programs that will also benefit them. CSR social corporate social responsibility, sir. Corporate social responsibility. Oh. So kining unsa ni siyang 18 million yearly ni nga ginhatag sa EDC? Yearly ni siya, sir, nga budget of the CSR program. Okay. That is allocated for programs that will be implemented by CSR in close coordination with Madadma. So katong gina-claim karon nga dugang royalty increase lahi pud ni siya nga hisgutanan. Lahi na siyang hisgutanan, so that's part of the royalty that they are receiving from EDC na katong income na from the 1 centavo per kilowatt hour income lahi na siya sa 18 points. Okay. Importante magud na tagsa-tagsa nato ang problema no kay nagkadaghan kay sumala pa ni Barangay Chairman Umpan og siya pud ang chairman sa Madadma Balabag nga kung diin nagkasiak-siak din ng grupo diya sa may Ilumabis. So lain pong grupo ni nagapangayo og do na settlement nga gihimo ni ini pero nibalik na pud sila kay gustong ma-increase nung ilang katong royalty nga ilang ginapangayo. So unsay mga lakang na ginahimo ninyo karon ma'am para ma-resolve kining nasoy nga problema? Ang 701 landowners ni duol sila sa EDC sa CSR, magpatabang sila o istorya kay Madadma nga and they said hindi ma-resolve, that's when they will do the barricade. So ang among gihimo, and we're working it out na istoryahan si Madadma to find a solution. Dili ni mo dictate, no, we will not dictate because this is an internal problem among themselves sa tribe, no. So ilaning ko an, that's a decision to make. But what we can do is nagpatunga lang, EDC will bring the sentiment of the 701 landowners to Madadma. Mm. But again, this is an internal problem within the tribe and EDC will not meddle in tribal affairs. Mm. Anyway, unta ma-resolve kining naasoy nga problema no kay do na pud ni epekto no sa atong katawhan. Naa, sir. kung modelyon sila og barikada, that means we cannot operate, and of course if you cannot operate, we cannot generate power. Oh. So may input sa atong publiko. Aha. Ma'am, mensahe nimo sa mga katawhan, ma'am? Ang ako lang mensahe sa inyo na EDC is always here naman, and we have been compliant with our obligations with the tribe, with the community, and we do not want to anything to hamper, no, the operation, so that we can continue providing ang power ang kinahanglan nato at this time, especially at this time, no, that there's a pandemic, really need power, especially our medical facilities. So I hope for the understanding sa ating mga katawhan pod. EDC is not actually the issue here. EDC is just a shall we say na dala na lang nino sa issue, because of course the funds come from us, but dili kami maoy magbuot kung unsaon nila ang pagbahin-bahin ng among funds, ang pondo nga gihatag sa ina. So it's their affair, and we will support them. In fact, we are supporting them continually even now with projects and with activities, but this is a tribal affair, and we hope that they can also
among themselves, no, masulbad nila ang kanina problema. Mm-hmm. Okay, salamat kay ma'am, no, sa higayon naghihatag ni mo na itong programa Gamay Buntag po. Thank you so much. Thank you, sir. Maying buntag sa tanan. Apo. Mga katinig ninyong nabati, si Mayrisa Lipitin Tabaw, ang head of EDC Corporate Social Responsibility Team, no, diya sa Mount Apo. Alas 6:58 ang atong oras. Unta, marasulba ka rin nga na asing problema. Kay kung imo nga tanawon, base sa atong interview kay Barangay Chairman o Madadma Balabag Chairman Eduardo Umpan, wala nila gina-recognize kay nga na asing nga nagkasiak-siak nga grupo, no? Gikan diya sa may Ilumabi sa Dapita. Og kining claim usab sa 701 settlers kung diin gusto nila mataas, no, ngadto sa 20% ang ilang ginapangayong share sa royalty. Oh, pagkabots kwarta gani, no, init yung kayo, pero dapat ma-resolve kini kay ang epekto niini kung dili maka-produce o maka-provide og kuryente, apektado pod ang ato ang katawhan. Alas 6:59 na. Medyo ipit na kita sa oras, mga katinig. Musunod na nga itong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni itong programa ng Tinig ng Bayan. Keys, Vita Plus, Animal Feed Supplement. Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop. Kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredients sa feed supplement. Kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. Imix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o imix.